Hi, my loves. Welcome back. How are you today? Now, yan. Let's cleanse the space first. How's your day, my loves? Now, we're going to channel some random messages for the person who's needing to grieve, or anyone grieving or feeling lost or needing a major loss. For someone who or who has a relationship expired, or an outdated idea of self. Okay, so we also channeling some random messages for the one who feel broken hearted. Okay, so this energy, kung nagre-resonate sa'yo, baka lumitaw to sa feed mo or dumaan, because nga nakakaramdam ka ng parang hindi mo maipaliwanag na heavy emotion, or sabihin natin nasasaktan ka, you're in pain. Or maybe your heart hurts right now. Okay. You are, sabihin natin, ito ay actually messages for someone na nakaka-feel ng pain na hindi nila maipaliwanag. Maybe may nag-cause nito sa kanila. Maybe may nagbalik na memory. Marami tayong pinaghuhugutan kung bakit tayo nakakaramdam ng ganitong klase ng emotions. But one thing is for sure, you are here to read, to hear these random channel messages for your broken heart. Okay. And for anyone sa tingin nyo ay nangangailang. Okay, but before we start pala, I would like to inform you na meron po tayong shop na kung saan po ay sa mga nagtatanong po or interested, meron po tayong iba't ibang klaseng crafts, and meron po tayong shop na kung saan ay makikita nyo po our own made crafts, like this incense po, kung makikita ninyo. Meron din po tayong mga smudge stick for cleansing rituals, and also mga protection jewelries and crystals po sa ating shop. Please do follow our social media platform, especially po yung aming IG account. Ayan. How ito po, okay, sige. Since na ito po ang ating rose quartz. Ayan. Rose quartz, rhodochrosite. Ayan. Yan po ay para sa mga, kumbaga kung nakakakita ka po palagi ng pink today. Pink. And also this pink or green. Kung nakakakita po kayo niyan, this message is also for you. Pag lagi kang nakakakita ng mga ganitong kulay, this message is also for you. Kung ikaw po ay nakakaramdam ng pain malapit po sa heart area ninyo. Ayan. So, while shuffling our cards, we're sending you a Reiki healing for your, if you're in pain,
If you feel the heaviness, here is the Reiki healing energy to clear out some blockages or kung ano man yung accumulate ng heart nyo na nagkakos ng pain. You deserve this healing, my loves. Now, the focus of this energy group, bago po ang focus of this healing, the focus of this reading is also healing for your heart, for yourself. Okay. When your heart hurts, you can feel all the feels. Tama? Tama. Pag yan ang, kumbaga, nasaktan. You can feel all the feels. But, sabihin natin, even the most painful is mararamdaman mo talaga. And still, nakakakita ka ng mga kulay na katulad ng pink because your guides are telling you na you still be gentle with yourself. You still need to be gentle with yourself. So ito po yung natin as the sun card, and your angels and guides are telling you to be optimism, to radiate possibilities and fun. Okay, napakagandang message po. Sobrang pang-encourage ng message na to. Yan. And your guides are telling you, kasi you still refusing, and you might miss these opportunities na binibigay sa'yo. Kasi nga nakafocus ka dito sa brokenheartedness mo. Yan, this reading is for you to remind na baka sa sobrang pagka-focus mo doon sa reading, dito sa brokenheartedness na to, sa nagkakos sa'yo ng pain, ay nakakalimutan mo na or nakakaligtaan mo na. Nagiging stagnant na yung energy mo. You're focusing on the negative and depression. So, malinaw na ipinapakita ng reading na to, na pinapaalala ng inyong guides na nakafocus kang masyado doon sa negative or negativity na nag-cause sa'yo ng heartache. Ito yung pinakauna natin, to radiate possibilities because of this one. Kung makikita po natin yung card, ayan. What else? They are assuring you for the flogging a dead, duty-bound, resigned to fate. They are reassuring, kasi isang interpretation ko dito po sa 10 of Wands. Ito po yan kahulugan ng 10 of Wands. Yung dalawang yan. But this is reversed. So kung makikita po natin, they are reassuring you na matatapos din yan. Gagaan din yung loads, yung pain na nararamdaman mo. Gaya nga ng nasabi natin kanina, the heart feels all the feels, and itong heavy emotions, or sabi natin heaviness na nararamdaman mo right now, lahat ng klase ng pain na yan ay gagaan din because of this reverse card. Yes. You are protected. You are, sabihin natin, you deserve
and honesty and truth, you are protected. You are your spirit guides encouraging you to be independent, to be as brave as this queen. And sabihin natin, this queen, kung makikita natin, she's about to cut something. To cut the difficult situation and painful choices and stressful decisions. So dito siya nakaharap. She's, sabihin natin, commanding some cuttings na kailangan mong gawin. And pag napagtagumpayan mo to, pag naitigil mo, or sabihin natin na-divert mo yung heavy loads na nararamdaman mo right now, victory is coming for you. And they are assuring you to overcome. Ma-overcome mo din tong obstacles na to, makakamit mo din ang success. Sabi, ayan, kumbaga, eto na siya. Gagaan at gagaan din yung pakiramdam nyo. This reading is sinend din ng yung spirit guides for you to remind na kung ano man yung nag-cause sa'yo ng grief na yan, ng major loss na yan, ay sabihin natin temporary lang. And magtatagal yun kung lagi mong mamimiss yung opportunity na ipinapakita sa'yo ng yung guides. Kung sabihin natin mag-i-stay ka lang dito, hindi namimiss mo yung offer, yung blessings, every time na nakafocus ka dyan sa loads mo na yan, sa heavy loads mo na yan, sa depression mo na yan, sa nostalgia mo na yan, and remorse. Kumbaga, every time na lagi kang nandyan, naiisip mo, nararamdaman, namimiss mo yung mga signs and blessings na ibinibigay sa'yo ng iyong spirit guides. Okay? So, dito pa lang napakaganda na ng card na to. They are reassuring you na gagaan at gagaan yan. This one, you have to radiate this Queen of Swords energy. You have to cut it out immediately. Madaling sabihin immediately dahil ang heart nga natin, sabihin natin na mas matigas ang ulo, ang mas mahirap kontrolin ang heart because it feels all the feels. Pero kung kaya natin like this brave queen, pero kung kakayanin natin like this brave queen, alam natin kung ano yung kailangan natin i-cut eh. Alam natin yung kailangan nating putulin pa or putulin na. The painful choices. Alam natin kung ano yung kailangan natin i-cut. Alam mo sa sarili mo kung ano yung nagkakos sa'yo ng stressful decision na yan. Kung ano yung nagkakos sa'yo ng painful choices. I-cut mo yan. With your brave heart, like this chariot, with your brave heart like this chariot, victory is coming. You will going to overcome these obstacles. What else? Maybe. Okay, pwedeng isinagot mo ang maybe because of this. You are right now suffering from fear, anxiety, and negativity. Kaya hindi mo to na right now, pwede mo isagot dito sa reading na to, maybe hindi mo pa alam kung kaya mo because of this fear. Because of that, you feel deep unhappiness. This reading is not about love. May mga nagpapa-heavy ng ating heart, not just a romantic state, not just romantic feelings,
meron talaga na kuminsan hindi natin maipaliwanag bakit ganun nararamdaman natin. Yun nga yung time na sabihin natin, naiisip natin na we're not fit in this place na kung saan tayo, kung nasaan tayo right now. May mga taong ganyan, some of you, some of the collectives, yes, nakaka-relate kasi hindi nila maipaliwanag bakit ganun, bakit ayan ka na naman sa nararamdaman mo na yan, bakit parang feeling mo you have or you are needing to grieve, diba? But this sun always reminding you na you can feel all the feels and still be gentle with yourself. Because this, eto ka. Okay? Be gentle with yourself. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. And alam mo kung paano. Kung nafe-feel mo na mag-isa ka right now, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang self mo, ang yung higher self, and of course, your spirit guides. What else? What is this fear? What is this fear? Okay. Fear, your energy, you are needing or you are lacked of confidence. Or you are lack of confidence. Tama. You fear something. Maybe you're feeling not strong enough. Or feeling mo na-OP ka. Feeling mo na-OP ka. Ito yung nakikinita mo sa paligid. Na-OP ka. Feeling mo mag-isa ka. Feeling mo hindi ka nakaka-relate because of this. Ito yung nararamdaman mo ngayon. Feeling mo hindi proud. Hindi ka ipinagmamalaki. Why? Bakit ganyan ang feeling mo or pakiramdam? Meron bang nag-trigger natin collectives? Speed, movement, rushing. Okay? Freedom. Taking off. So, your spirit guides are telling you that you are gaining some momentum. Momentum ahead. Okay, so, iyan, sabihin natin na parang hangin na mararamdaman mo. Pero, they are assuring you for the speed or sabihin natin mabilis na progress and movement. Your spirit guides are and your answers are rushing into you. And they are assuring you na ito ay nakaka-excite. They also telling me na you are free. You are free sa mga gusto mong ma-experience. You are free. But sabihin natin you're not strong enough. Meron kang takot na nararamdaman. Bakit? Natatakot ka sa sasabihin ng iba? Kasi may proud dito. May honest. Thinking of your fit. Okay. Judgment. Or justice. The karmic justice is here. Okay. Life lessons. Maaaring may nag-trigger sa'yo, kaya ganitong natatakot ka. Nararamdaman mo yung takot na to dahil may mga napapalibutan ka ng mga taong kasi meron ditong napanggit na friends. So, napapalibutan ka ng mga taong nakakapag-trigger ng anxiety mo na to. May mga sabihin natin
Pwede din na sabihin natin yung dire-diretso sa pagsasalita na nakaka-offend, na ano tawag, candy, tawag dito, yung mga dire-diretso ba, tawag tactless, ganun. I feel that in this hastiness na nakapag-offend sa'yo, nakapag-trigger ng mga insecurities mo, na nakapag-overthink sa'yo. May mga taong ganun, kaya din siguro na-feel mo itong brokenheartedness na to, itong pain na to, kung ano man yun. And don't worry, because justice is on your side. There's a karmic justice for those who saying or telling mean about you, or sabihin natin yung nananadya na insultuhin ka, daling ka sa emotional roller coaster. May cause and effect yan. Sabihin na natin yung mga sinasadya kang lokohin, or may mga inililihim sa'yo, sinasadya kang insultuhin. There's a karmic justice for that. Okay? Because of this rush, may mga taong hindi nila alam, hindi sila aware dun sa maaaring pain na i-cause nila sa ibang tao dahil sa sobrang bilis ng kanilang, sabihin natin, mind or interest na i-manipulate ang mga bagay-bagay without minding or without thinking na makakasakit to sa kanila. Okay. So ask your angels, what else do you need to hear right now? Your angels are telling you. To choose a new direction. Kung may mga tao sa'yo na consistent yung ipinapakitang ganito, without thinking kung ano man ang mararamdaman mo, kung ikaw ay napapalibutan ng mga taong nagko-cause sa'yo ng pain, you have to choose a new direction. This is the clear advice from your angels and guides. You have to decide. Kailangan baguhin ang iyong surroundings. This is one sign kung hindi mo kayang kung hindi mo na kaya, sabihin natin, kung hindi mo na kaya yung pagtrato, yung treatment sa'yo ng paligid mo, you are free to choose a new direction. Don't stop. Huwag kang maging stagnant dyan. Huwag kang maging stagnant dito sa sitting on the fence na to. Huwag kang maging stagnant. Huwag kang avoid being torn, or avoid being torn between this situation. Huwag mong hayaan na mag-stop ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Kung ano man yung sakit na nararanasan mo ngayon, kailangan huwag kang tumigil to seek this new direction. Yes. Affirm yes. Confirming na kailangan mo magpatuloy. May tinanong ka kay angels and guides mo. Now, they telling you to choose a new direction. Don't stop hanggat hindi mo yun nakikita. And kung ano man ang tanong mo, they say or they are telling you, yes, affirm yes. Just remain positive. I feel napakaganda ng sagot ng angels and guides mo right now. So this is a clear and firm. They are assuring you na mababago at mababago din yan. They are on your side when you're doing this.
to choose new direction. Nandyan lang sila. Always ask them for help. And always remain positive. Okay? Again, I want to remind you na kahit na sabihin natin, you can feel all the feels, even the most painful, you need to be still gentle with yourself. And all of this, kung hindi mo man siya ma-absorb lahat ng messages na to, your guides are telling you, it's up to you. Kung gusto mo maging ma-stop dyan, kung gusto mo maging stagnant dyan sa nararamdaman mo, or kung gusto mong sundin ang kanilang advice, kasama mo sila palagi. Okay, my loves? Again, I am sending you lots of healing energy. See you in my next one.